kabayan natin dyan sa Pilipinas at sa mga katulad ng OFW dito sa ibang lugar. So, ngayon, pag-uusapan natin yung proseso ng pag-abroad, no? Yung experience ko bago ako napunta dito. So, hindi naman siya ganun kadali. So, una sa lahat, bago natin ang... So, shoutout din sa mga parents ko. Sa parents ko, ma, pa. Shoutout sa inyo. Shoutout din sa mga kaibigan ko. Sa mga nanonood, shoutout din po sa inyo. So, sana maging masaya po tayo. Sana maging okay po tayo lahat. At lalo-lalo naman yung sa Pilipinas kasi si Bagyuhana. Sa balita kasi daming ganun, nababalitaan ko na babaha. Yun. Mga marami talaga hindi ko maano yung balita dyan sa Pilipinas. Sa marami akong nakikita sa Facebook, sa news. So ngayon, umpisa na natin. So, bago ako napunta dito, ipuwento ko lang nung that time nagtrabaho ko sa mini stop, nag-apply na ako. July nag-start na ako mag-apply habang nasa trabaho. So, mahirap din kasi yung time mo yun, wala yung time ko sa trabaho tsaka yung sa pag-apply, nahirapan din ako. Kailangan ko talaga mag-absent din minsan. So, nagpaalam din ako sa manager ko. Manager namin na ganito, boss, kailangan mag-diop sa linggo kasi tawag nito, kailangan kong ayusin yung requirements ko. So ngayon, doon, that time, pinayagan niya ako na masabuti yung mga bayche. Pinayagan niya ako mag-off ng ganito yung kung ano yung sasabihin ko. Halimbawa, Saturday, pinayagan niya ako. At nagpapasalamat din ako sa'yo, Sir Rocky. Kung hindi dahil sa'yo, ala, sa lahat ng sa kasama ko sa mini-stop. So, mini-stop dyan sa Ulongga po. Shoutout sa inyo. Napapanood ko ito. Sakali mapanood nyo, shoutout sa inyo. So guys, that time kasi, ayun, ilang months ako, July, sabihin natin, July, 6 months. 6 months ako na ano, na basta pre-nasis yun, una apply. Marami din ako in-applyan, hindi lang yun, kasi ayaw umabot ng 6 months. Hindi lang yun. So, nung una in-applyan ko yung sa Taiwan, factory sana. Kaso, hindi ako na-select doon. Biglang, ewan ko, basta, hindi ko alam yung nangyari. Umasa naman ako, hindi nga ako na-select kasi first timer. Alam nyo naman, pag first timer, parang, kasi sinasabi nila doon na ganito. Sinasabi nila na, pag first timer, priority. Parang nung bandang huli, ang priority na hindi na first timer yung mga ex-abroad na. So, ayun, alam nyo na ang buhay, kaya pag na-reject tayo sa isa, lipat sa kabila. Hindi naman tayo mawala ng pag-asa, mawalang buhay tayo. Gusto na natin mag-abroad, diba? Gusto natin na ma-experience. So, kaya sa, lalo na pag may family ka, gusto mo talaga tulungan family mo. Ako din, gusto ko din para tulungan yung mga magulang ko tsaka si mga tumulong din sa akin, yung gipit pa ako. So, hirap guys, yung time na wala kang ano, yung pabalik, kasi malaking bahay namin, sa Pangasinan pa, infanta Pangasinan pa ako nang galing. Bibiyaya ko sa ano, sa Maynila. Ayun, papalik-balik yun. Pero that time, resign na ako nun, guys. Ba, malapit na kasi ako palis nun, that time. Nag-resign kasi ako November. Matatapos ko lang mag-birthday. Nag-resign ako nun. December, papalik-balik na ako. Yun, malaki na ang gastos ko nung ano, December na. Kasi malayo na yung uwihan ko. Malis na rin ako sa boarding house kasi wala nang pambayad. Nakakailangan ko lang mag-ano. So, ayun, mahirap talaga.
kung hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pamasahe mo, lalo na pag buti na lang andyan si tita ko na yung mga kaibigan na nagpautang sa akin. So, maraming salamat din dahil kung hindi dahil sa inyo, wala rin ako dito. So, yung sa punta naman tayo sa ano, pakiramdam, yung tipong palis ka na. Ay, may pinaasa pa nga ako eh. May pinaasa. Pinaasa ako pala. Sabi, alis na ako ng December 23. Oh, excited na ako. Basta excited na ako. Alam niyo yung feeling na parang kang nanalo sa loto? Ayun yung feeling na yun. So guys, excited na ako. Opos sinabi sa akin ng ano, agency. Hindi tuloy kasi holiday daw dito. Kaka-holiday sa atin. Hindi ko alam kung ano holiday dito. Yun yung sabi sa akin. Baka ano lang, keme-keme lang nila na holiday dito. Ang pagkakalam ko sa holiday doon. So ayan yun na yun guys. So dito na tayo. Ayan yun na yun. Yung keme-keme na nila yun. Pero yung that time na talagang impake na ako, yan na yung ano, umawag ng ganito nga sure na talaga na alis ako. Kaalis ako noong January 31. Tapos parating ako dito dyan noong February 2. Kasi check-in pa kami sa ano, sa 31 ba may? Basta yun na yun. Hindi ko alam kung may 31 yung January natin. Check-in pa ako sa Brunei. Check-in kami sa Brunei ng isang gabi. Yung feeling talaga guys, hindi mo ma-experience. Hindi mo alam kung ano yung anong feeling na yun. Hindi mo maintindihan. Kasi iniisip ko, okay ba no? Okay ba no? Okay ba dito? Kasi ayun talaga. So, ayun, naging okay naman kahit papaano, awa na hihigan. Sa awa ng ating mahal na Panginoon, naging okay naman kung kahit papaano. So, ang isang linggo na, katapos ng isang linggo, dito, isang linggo, ayun, doon mo nararamdaman talaga yung homesick. Yung gusto mo nang umuwi, pero, wala, ito yung binigay ni God na opportunity. Kaya, kailangan natin i-grab. So, ganon guys, buti na lang may internet. So, doon na lang libangan, kahit may internet pa nga, minsan, naisip mo pa rin yung family mo, lalo na first time na. Lalo na sa may mga anak, asawa, mga may maliit ka pang halimbawa, may anak ka pang maliit. Siyempre, kasi maano din yun, matawag nito sa feelings mo. Basta yun na yun. So, hanggang dito na nga lang guys, pero baka mamaya iyak pa ako. So, huwag niyong kalimutan i-like, subscribe, share tong channel na to. Mhar TV, welcome po kayong lahat dito.